Ganito na rin ba ang handlebar mo? Yung pakiramdam mong kumakabig siya mag-isa, tapos pakiramdam mo lumulubog o parang kumakanto yung kada liko mo. So mga paps, ang posibleng may sira dyan ay ang iyong ball race. Simula nung nabili, hindi pa natin yun na-check o nalagyan ng grasa. Kaya sa videong to, samahan niyo ako magpalit ng ball race. Yan, sa pagtanggal ng ball race, tatanggalin natin tong cover dito, pati yung dalawang side panel, tapos yung front niya rin tatanggalin. Ang next nating tatanggalin itong fender, pati itong mga 14mm ata yan, pati itong caliper tatanggalin din natin, yan, pati busina. Tanggalin din pala muna natin itong gulong. Ayan, so next nating tanggalin itong dalawang T50 kung stuck pa yung caliper bolt nyo. Ayan, so next nating tatanggalin itong 10mm dito. Next, itong sa fender 5mm na allen screw. Next, yung 10mm na bolt. Ayan yung isa. So, sa fender pa rin yan. Ayan, dalawang yan. So, yun mga paps. Bali, hindi pa siya mahugot. So, tanggalin pa natin tong dalawang 10mm na to. Ayan, yung kabilaan. Tanggalin na natin tong fender. Next, itong dalawang 10mm na bolt sa likod, pati yung 10mm dito sa busina. Ayan mga paps, bale ito, ibang gumagawa ng ganito, ng ball race. Hindi na nila tinatanggal tong fork. So ako kasi gusto kong tanggalin, tsaka gusto ko rin i-check kung kamusta yung condition nung nasa loob nito. 14mm, apat. So ayan, natanggal na yung apat. Bale, hugutin na natin to. Ayan. Ito yung sinasabi ko sa inyo, di ba? Medyo may kalawang siya kaunti. And so lilihain natin 'to mamaya. Sayang nga wala pa tayo kasing pang-tune dito sa fork, pero nasa list ko na din na gagawin. Pag ayaw mahugot, pwede niyong ipitan dito ng screwdriver. Yan. Di ba? Medyo nagkakalawang. Pero ano lang naman, mukhang minor pa naman. So yun, once matanggal na natin yung fork, ayan, pwede na natin tanggalin tong 14mm ng handlebar bolt para mahugot natin yung head. Alam ko dapat mayroong pangontra yan sa likod eh, sa kabila. Pero subukan natin. Diba? Ayan, hugutin na natin. Ayan, so subukan natin hugutin kung mahuhugot natin, no? So, paharap pala siya. Patungo. Hanap tayo na pwedeng pangsalo para naman hindi hatak na hatak lahat ng kable. So, ayan. Punasan muna natin to. Kinalawang na din. Pero natatanggal naman. I-steel brush natin mamaya. Para matanggal natin tong T-pose, so tatanggalin natin tong dalawang nut na to. Gagamit tayo nito. Ayan. Parang hook wrench. Hook wrench na 45 to 52. Ayan, yung range niya. Ayan, so, meron tayong dalawa. May isa pang kontra, may isa pang higpit. Ayan. So, ayan, sa pagluwag, syempre, standard tayo. Counterclockwise. Ayan, may ikat pa pala.
ramdam na ramdam yung ano, yung mga tama ng ball race. Yan, bilangin natin. Ayun, isa. Sagad na to ng ano, kaliwa. Punta natin, papunta tayo ng kanan. Isa. Dalawa. Tatlo. Naglalak. Sige, kalasin na natin. Medyo matigas pala ito. Subukan natin gamitan ng rubber mallet. Subukan natin lagyan ng kontra. Kasi sumasabay yung ilalim eh. Hindi ko alam kung nilalagyan to ng thread locker. Pero mas maganda meron eh. Pero sabi kasi nila, pag bagong lagay, mag-a-adjust ka pa talaga eh. Kumbaga parang sa unang lagay, titimplahin tapos gamitin mo naman ilang beses tapos tsaka muli tigpitan ng kaunti. So alalay lang tayo dun sa T-post. Malalaglag na yan. Baka dumiretso sa baba. Yan na. So ito na yung T-post natin. Yan yung bearing niya sa ilalim oh. May grasa-grasa pa naman pero kinalawang na eh oh. Ito, check natin to. Ito yung cover. Hindi ko alam kung rubber tong niya sa gilid niya. Tapos yung ating ball race. Hindi naman siya basag eh no. Nagkakaproblema lang ito mismo. Para matanggal natin itong tinatawag din nilang corona daw, ayan, o yung bahay ng bearing. Hindi ko kasi alam yung tamang term para dyan. Tutusukin lang natin ito, ayan, patusok sa ilalim, pati yung isang ginuto rin sa baba. Unahin ko muna itong taas. Oh, yun talaga, tatalsik talaga yun. Next, yung sa baba. Ayan, so mga paps, linisan muna natin to. Medyo madami na yung ilalim, you know? Pakita ko sa inyo mamaya kung anong bearing yung gagamitin natin. Tsaka linisin din natin yung T-post. Tanggalin na natin to dito sa T-post. Pinaglalagyan ng ball race. Ayan. Pupukpukin lang natin pababa. So, bali mga paps, ayun nga, natanggal na natin yung ball race. So, ito yung sa upper part. Ewan ko kung nakikita nyo. Kung mapapansin nyo, ayun no, part doon. Parang may guhit-guhit. Ayan. Hindi pa naman siya malalim na uka. Pero, mas malala yung sa lower part. Ayan, kung makikita nyo, ayan no. Halos lahat ata ng bulitas bumangga na eh. Kasi ito yung isa. Ganun din. Ayun no. Kung makapansin nyo talagang lubog halos lahat. Tapos yung tunog niya talagang meron ng uka. Ito yung maraming uka yung sa lower part. Bali, ang gagamitin nating ball race, susubok ulit ako ng aftermarket itong Suntal. So new type block, compatible siya sa Yamaha. So one set din to, isang upper na ball race tsaka yung lower part. So nabili ko to sa Shopee. Hindi ko alam kung magkano, pero ilagay ko na lang dun sa description box yung link. Subukan ko muna tong aftermarket na ball race. Iba, ginagamit nila yung Phyto na brand. Yun din sana yung balak ko, pero tignan muna natin to. Baka naman kayanin lang. Depende lang kasi kung paano mag-hitpit. Isa din kasing pwedeng makadagdag sa stress ng ball race yun, yung masyadong paghigpit dito. Ayan, sa nut. Tapos, ang gagamitin din nating grasa, hindi itong top 1. Although, okay naman din itong top 1. Pero, susubukan ko itong isang to. Gawa ng lubrication engineers. High temp lubricant, 1-250, Almasol. Ewan ko kung may nagtitinda nito sa local market. Bali, ang kulay nito, ayan.
red ang kulay niya. Tapos ayun, nalinis na rin pala natin tong T-post natin. Ayan, yung kanina puro kalawang to eh. Medyo nabawasan natin. Binabaran lang natin ng rust converter. Tapos dito sa baba, nisprayan din natin to ng black na spray paint para maiwasan natin yung kalawang. Ayan. Tapos dun naman sa dalawang front shock, itong dalawa okay na to. Nalihan na natin ng 1000 grit. So yun mga paps, lagyan na natin to ng grasa para malagay na natin yung isang part ng ball race. Ayan. Para protektado pa rin yung ilalim na part ng ball race. Ayan. Hindi agad basta-basta kalawangin. Dito sa lower part ng ball race, itong mas makapal, ito yung nasa chassis. Itong mas manipis, ito yung nasa T-post. Next, pasok na natin to. Ayan, so hindi pa siya sumagad. Tutulak natin yan pababa. Dito sa lumang ball race, gagamitin natin dyan ito. Itong galing sa chassis. Gagawin natin siyang pantulak. Ito yung luma sa taas. Ayan. Kaparehas na kaparehas yan ng diameter. Tapos ngayon, kuha tayo ng tubo. Tapos pupukpukin natin ng martilyo sa taas para lumapat. So yun mga paps, lumapat na yung ating nilagay dito sa T-post. Ilagay na rin natin to, tapos lagyan natin ng grasa. Hindi na yung madami kesa kulangin. Ano, mahirap magbaklas ng ball race eh. Dito mga paps, lagyan na rin natin ng grasa. Dito, pares na lang ng discard yung gagawin natin. Unahin muna natin yung corona. Gamitin natin itong luma. Pupukin lang natin ng martilyo dahan-dahan para pantay pa rin yung pasok. So, nakita na natin medyo pantay-pantay na. Lagyan na natin tutukan itong tubo. Ayan. So, lagyan na rin natin ng grasa to. Actually mga paps, maganda kung meron talaga kayong proper tool para dito sa ball race. Yung pang ano, yung pang lapat ng ball race. Ayan, hindi yung dipukpuk. Although doon naman sa ginawa ko, dahan-dahan lang talaga. Pero mas mabilis ang trabaho. Kung yung may ano yun, threaded rod, tapos may parang washer na makapal, tapos ihigpitan yun. Baga parang habang inihigpitan mo, lumalapat na yung dalawang ball race, yung upper tsaka yung lower ball race. Mas mabilis yung trabaho pag ganun. Eh kaso, wala pa akong pambili ng ganun eh. Ewan ko, nasa magkano din yun. Ayan, same lang dito mga paps. Itong makapal na part, itong mas malaki sa chassis, dyan. Tapos itong mas manipis, yun yung sa ibabaw. So itong makapal, ito dito. Ayan. Gamit tayo ng rubber mallet para pumantay lang. Gamitan natin ng luma. Kasi same diameter lang naman din. Lagyan na rin natin ng grasa to. Bulitas. Lagyan na rin natin tong cover niya. Ilagay na natin tong T-post natin. So once pumasok na, lagyan na natin tong cover. Nalinisan na rin natin to. Tapos yung nut. Tapos yung sa pang nut para panlock. So yun mga paps, nihigpitan na natin tong unang nut. Ayan. So bali dun sa unang nut, dun nakasalalay kung gaano kahigpit yung ibibigay mong stress dun sa ano, dun sa bulitas. Pero syempre huwag naman sobrang luwag. Huwag naman din sobrang higpit. Ayan, so once satisfied naman na kayo sa pag-turn, ayan, pwede nyo nahigpitan tong second. Para hindi mabago yung settings nung ano, nung sinet mo dun sa kanina, lalagyan mo siya ng pangontra. Kung okay na sa inyo yung pihit ng manibela at kampante naman na kayo sa higpit nito, so pwede na natin balik yung head. So yun mga
mga pals, balik na natin tong 14mm na bolt. Patulong lang dito sa kabila para may kontra. Pero sandaling higpit lang to. Ayan, so gamitin na natin ang torque wrench. Ang higpit na ginagamit ko dito is nasa 52 Newton meter. Balik na natin tong dalawang suspension natin. Balik nyo lang yung mga 10mm na bolt. Taas ng fender, itong 10mm dito. Ayan, so ibalik na rin natin itong dalawang T50 dito sa ating front brake. So yun mga paps, naikabit na natin ng ating bagong ball race, yung Suntal o Santal. Tingnan na natin kung matibay ang Suntal at ang pagkakaayos natin dito, no? Sana wala tayong maging problema sa mga susunod na linggo. So kung sakaling magkaroon man, siguro higpit lang. Yun lang naman yung adjustments na gagawin natin. Either higpitan or luwagan. Ayan, pero sa cabig niya, okay na ako eh. Wala na, hindi na siya naglalak. So yun mga paps, bali ang next project natin is itong front suspension. Ayan, magpapalit na rin tayo ng coolant. Dito ko natatapusin itong video. Again, hindi ko na napapakita itong pagbalik ng mga fairings. May luma tayong video about dun sa pagkalas ng ating fairings. Sana nakatulong itong video mga paps sa mga magusto mag DIY ng ball race. Wala rin problema kung genuine na ball race ang bibilin nyo or yung Phyto. So nasa sa inyo naman yan kung anong brand ang gusto nyo. Ayan, so salamat sa panonood mga paps. Ride safe always. The Boys TV signing out.